Nakatakdang magtapos sa April 14 ang enhanced community quarantine sa buong Luzon. Sabi ng Department of Health, masyado pang maaga para masabi kung malilift na o pahahabain pa ito. Maaga pa. Tandaan po natin ang China, ano po, yung kanilang Wuhan at Hubei lockdown ay nag-umbisa ng January 23. And in fact, restricted pa rin. Ibig sabihin, hindi pa lifted completely yung lockdown nila after 2 months. In other words, kahit na single digit na lang yung kanilang reported new cases, ay hindi pa rin po sila nag-completely lift the lockdown. So, pangalawa, nung nag-lockdown sila January 23, 3 weeks, mga February 12, 13, 14, at saka lang nag-peak yung kanilang COVID cases. Okay. So, nag-umpisa lang pong bumaba ito after February 14 or 15. Pero babala ni DILG Secretary Eduardo Anyo, makakasama sa ekonomiya ng bansa kung i-extend pa ang lockdown. Yung lockdown, hindi advisable na pahabain yung lockdown kasi magsasuffer ng gusto yung economy. Oh, talagang, etong dalawang natitirang linggo na to, pag seryosohin natin to, I'll tell you, masasolve natin ito. At baka, hindi pa umabot. Nitong Sabado, lumampas na sa 1,000 ang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa. From 300 to 1,000 na yung ating kakayahan mag-test araw-araw, ay makakahabol na tayo. Mababawasan na, kung hindi masi-zero out yung backlog natin. Kasi sa ngayon, ang ating... as of yesterday, 1,418 yung ating confirmed cases, 71 ang pumanaw. Mainam daw sana ang mass testing, pero sa ngayon, kulang pa rin ang test kits. Yung mass testing is okay to the extent na meron tayong test kits. Kulang pa rin. Oo, kulang pa rin eh. Kahit na, alimbawa, magpa-prioritize tayo ng sino ang susuriin. Okay. Alam natin ang vulnerable population. Elderly with pre-existing medical problems. Okay. Sumulat ng DOH sa Chinese Embassy na humihiling na magpadala sa bansa ng mga eksperto para matulungan ng Pilipinas sa COVID-19 response. Inaantay natin yung mga experts, hindi naman itong mga doktor na manggagamot dito. Kung hindi, gagabayan lang tayo sa paano mapaigi ang case management. Ibinalita naman ni Philippine Ambassador to China, Jose Santiago Santa Romana, na walang Pilipinong may COVID-19 sa China. Mayroong medical team na inahanda na pupunta dyan para tumulong sa atin. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras.